Hello, hello mga kabarya. Meron naman tayong mga barya ngayon dito. At ito ay foreign or international coins, world coins. Ito meron tayo dito, Netherlands Antillen or Antilles ito. Ito ay 25 cents. 1990. Hindi ko alam dito sa Asia yato ni Netherlands. Netherlands Antilles talaga ito. Koloni ito ng Netherlands. Next. Meron tayo dito 100 ano ito. Baka Saudi. Oo, Saudi yata. Ay, hindi. Hindi ko alam, kalimutan ko kung ano ito. Next, meron tayo 1958 na wet penny. Oo, wet penny ito, 1 cent USA. Mahal ito guys, 100 plus pesos ito ang isa. At kahit ito 1945, wet penny din, 100 plus pesos ang isa nito. At saka ito 200 pesos yata pinambili ko, 1943 steel penny. Yan steel penny ito. Then meron tayo dito world coin. Shout out yan sa mga kaibigan natin, mga collector. Yan, dami tayo world coins. Yan, world coins. Yan, world coins. Idol Mario Victoria coins, mahilig yan sa world coins, lalo na yung paiba-iba. World coins. World coins. World coins. Coins, world coins. Isa to sa mga paborito kong coin, mga Queen Elizabeth coins. Queen Elizabeth coins. Ito naman yung mga hard to find na Philippine coin ng panahon ng Kastila, year 1700s, mga ganyan. Yan, sayang nga lang. At ang mga mostly napulot ko ito guys sa ano, sa daan. Oh, napulot ko ito sa lupa. So ito 1908 ito, silver ito. 5 cents yata ito, o 10 cents, 5 cents. Yan, mga hard to find na rin mga ito, in not in good quality, in good, yes, in a good quality lang ito, pero mga hard to find mga ito. Ito yung flat at wide, ano, wide 5 centavos. Ito naman yung regular strike. Yan. Ito mga natural tone ito. Huwag nyo linisin yung ano, yung mga old coins para hindi lalo masira. Ito mga 1 centavo, mga 1903 yata ito. Let us see. Yeah, oh, 1903 na 1 centavo. Ito mga silver ito. Ito mga hard to find yata ito eh.
Ito yung ano ito? 19 forgotten. Yan, dami nating silver coins. For your eyes only, silver coins. Silver coins. Yan, silver coins lahat yan. Ito yung the best, yung idol. Just pesetas. Anong taon ito? 1882. Ito yung 50 centavos na silver. Ayun ko na ito, 1945 or 1944. Malaki ito, malaki. Yan o, malaki. Basta silver lahat ito. Ayan, mga silver coins natin. Dami ito. Silver coins. Ayan. Ito naman ay mga world coins. Ayan. Mga world coins ito. Mga Greece. Mga ancient Greece. 1928 yata ito. 1920s. Greece. Ano ito yata? Switzerland mo yata ito. Switzerland ito, Switzerland. Ito naman, world coins ito. Russia, Ukraine, Bahrain, Saudi. Ito, Philippine coins ito. Mga 1 centavo, mga hard to find. Mga iba, o scarce. Tulad ng ito, nabutasan na ito. Ano yung taon ito? Hindi ko makita. Ito, 1 centavo lahat ito. Ayan. Then, ayan. Ito, mga ano ito? Mga Italy, mga rare coin ng Italy ito, hard to find. Ito siya. Mahal ito sa internet. Thousands of dollars yan. Or hundreds of dollars. Ito mga Italy ito. Galing ito kay Idol Dars. Yan mga 1800s to 1700s. Next. Marami pa. Euro lahat ito guys, Euro. 1 euro, 2 euros. Ito 2 euro ito. 1 euro lahat ito. 1 euro. Mix na ito. Mix na ito. Mix na ito. Mix na ito. Then world coins ulit, mga mix ito, mix. Ayan. Paborito ko to, Australian coins. King George ito, the 6th, pag ganitong ano, design. At saka yung unang ano 1953 na first portrait ni Queen Elizabeth, yung anak niya, tatay, anak King George VI sa Queen Elizabeth II. Yan. Ito yung mga paborito ko, mga copper coins. Copper coins. For your eyes only muna to, not for sale.
Shout out dyan kay Mario Victorio Coins. Gustong-gusto niya itong mga ano eh. Kaso binili ko rin mga yan eh. Lahat ito binili ko ito. Yan ito sa mga paborito kong Queen Elizabeth, mga tatay, anak. Tatay, anak, King George at Queen Elizabeth. Ito ang pinakamaliit ko na Queen Elizabeth, oh. Netherlands Antilles yata ito, o Indonesia. Malaya ito. British Borneo. Ito yung mga tinatabi-tabi ko na mga tulad kay Maria Victoria ito, pero ano, may stamp ito, a silver, so tinabi ko ito. Tapos itong ano, rare na invasion coin ng Japan sa Korea or Burma, ito siya. Tapos yung rare na token ng Busilac sa Pilipinas. Mahirap mahanap ito. Tatlo lang nakita ko ito sa internet. Pang tatlo itong sa akin. Yan. Tapos, meron din tayo ito. Mga Philippine coins natin. 10 peso. Peso. Yan, 5 peso, piso, commemorative. Yun. Susunod na kayo yung may vlog. Wala akong time sa mga ito. Yung commemorative ito. Yan. Then, punta na tayo sa ating pinaka ihintay, yung mga yung SPI coins. Ito ay mga insular government. Sa mga hindi nakakaintindi, i-google nyo yung word na insular. Insular is mga stupid. So stupid the people, tawag ng mga Amerikano sa atin noon. Mga Indio daw, mga mangmang o maglulupa. Kung mga Spanyol, Indio tawag nila sa atin. Pag Amerikano, mga stubborn o ignorante. O mga ignorante o mga stupido. So, pinangalanan nila itong government ng Insular Government. Noong 1890 yata nila nabili sa sa Spain. So start tayo, yung meron tayo dito, ito yung hindi ko na sasabihin yung yung mga nakasulat, yung taon na lang at saka yung value. So ito merong 1930, konti lang ginawa nito, so medyo scarce ito. 2,905,000 pieces, so 31% 1930 na 5 cents, ito yung itsura niya. Huwag kayo ma-confuse sa may 1945 or 1944, 1930s talaga ito. Ganyan siya, may shield dito. So 1930, mahal ito guys. Undetermined, pero sa fine ito is 89 pesos. So 89, about 1,000 ang nito, ang uncirculated. Then 1931, Manila Mint kasi lahat ito. Manila Mint dito sa Manila ginawa, so ganun siya naging scarce or rare siya. Oh, hard to find. 1931 Manila Mint 5 cents. Ito nga lang ang nakuha ko kasi mahirap makahanap nito.
tagal kong target-target ang mga ito. Alam nyo, nag-iikot ako sa mga bahay-bahay, barangay-barangay para makabili ng ganito kasi mahirap mahanap. So meron itong 1931, meron itong 3,477,000 na mintage. Isa sa mga pinakakunti na mint ito. 23% lang ang natira sa circulation, mahirap makahanap nito. So around 1,000 rin ang ano nito, ang value sa uncirculated. Pero ang fine nito sa ganitong itsura, 101 pesos na ang ganitong itsura. Sa akin niya is ano, nakatsamba ako nito, binili ko ng 40 pesos. Kahit pangit, binili ko pa rin. Next, 1932 Manila Mint, USPI. At may mintage ito na 3,956,000. At ang very good nito ay mayroong 58 pesos. Ang fine, 58 pesos. Ang very fine, undetermined hanggang uncirculated. So, ito yung pinakamarami, 39%. So, still, kahit ganito siya, mga around 700 pesos ang uncirculated nito. Mahal ito. Next, meron tayo dito 1934M Manila Mint. Ito yung isa sa mga pinakamaganda kong ano, coin. Ang gandang coin. Yan siya guys, 1934M. Makita nyo dito sa kaliwa niya, may M dyan, yan 1934. So orientation nito up down. Yan, ganyan siya. Pilipinas, 1934. Ito yung pinaka konti na ginawa, 2,154,000 mintage lang. At fine lang ang may value dito, bali 49 pesos. At meron itong 21% na frequency o dummy sa circulation. So ito yung pinaka mahirap mahanap, 1934. Around 1,000 pesos ang value nitong ano. O 1,500 pesos yung uncirculated nito. May nakikita ako sa internet na 1934, mahal, dolyar, $28 yata ang benta. So i-convert mo yan sa dolyar ngayon, ang mahal. Next, last but not the least, ito 1935M Manila Mint. Yan siya, 1935 Manila Mint, kalbo na nga ito, mahirap mahanap. Nabili ko to dun sa malayo na lugar, yung bahay nag-iisa lang dun sa gitna ng mga ano, bukirin. At may mga naipo na bariya-bariya yung matanda, kahit pa paano binigyan ko siya ng 100 pesos kasi gusto ko lang makompleto. So yan guys, ang very fine nito ay may halaga na 185 pesos. So 30% pa lang ito, mga dyan sa 900 to 1,000 pesos rin ang uncirculated nito. So all in all, ang lima sila, pag uncirculated lahat, mga around 6,000 pesos ang presyo niya. So yan lang guys, at maraming salamat sa panonood, at please huwag kalimutan mag-comment, subscribe, at i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin na mga videos. Maraming salamat at see you sunod natin na videos. Thank you at bye-bye. Subscribe kayo guys.